Hello everyone! So ito na po yung inyong most requested video, yung tutorial kung paano magbayad ng SSS condonation or yung tinatawag na loan restructuring program ng SSS. Yung unang step po na ating gagawin ay mag-login muna sa ating SSS account para makakuha po tayo ng PRN or yung payment reference number na gagamitin po natin sa pagbabayad. Para makita nyo po yung details ng inyong loan, i-click nyo lang po yung inquiry and then loan info. Para makapag-generate po kayo ng PRN, i-click nyo po yung PRN loans and then lalabas po dyan yung active loans without PRN for the month. So kung ang babayaran nyo po ay yung inyong condonation, i-click nyo lang po yung generate dun sa tapat ng inyong LRP. After nyo pong i-click yung generate PRN, so lalabas na po dyan yung inyong statement of account. Nakalagay po dyan kung kailan kayo magbabayad at yung total amount ng inyong babayaran. Then, kung okay na po, i-click nyo lang po yung submit request. Then, PRN successfully generated. So, ito na po yung inyong PRN. Kumuha po kayo ng copy kasi yan po yung gagamitin natin sa pagbabayad ng inyong loan restructuring program. Yung gagamitin po natin ngayon sa pagbabayad ay yung Paymaya. So, kung wala pa po kayong Paymaya, mag-download lang po kayo. And then, gamitin nyo po yung aking referral code para magkaroon kayo ng instant 50 pesos. So, kapag nandito na po kayo at nakapag-login sa inyong Paymaya account, i-click nyo lang po yung Pay Bills and then Government. So, scroll nyo lang po yan pababa and then dahil loan po yung babayaran natin, ang i-click nyo po ay yung SSS Loans RTPL. So, ito po yung lalabas dyan. Ilagay nyo lang po yung inyong account number or yung inyong PRN. Then, yung total amount. Payment type kung individual po or employer. At yung inyo pong pangalan and then click continue. Para naman po sa mga walang Paymaya account, maaari din po kayong magbayad gamit ang GCash. So, i-click nyo lang po yung pay bills and then government. So, i-search nyo lang po yung SSS and then click SSS loans RTPL. Then, fill upan nyo po yung form, ilagay nyo po yung inyong PRN, account number, payer type, kung individual or employer, amount, at yun pong inyong email address. So, then click next. Kung wala po kayong Paymaya or GCash, maaari din po kayo magbayad sa mga bayad center. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay mag-subscribe na at huwag mong kalimutang i-like, i-share at pindutin ang bell dyan sa baba para ma-notify ka once na may bago akong upload.